guys, welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng Q&A plus mukbang. Hindi ko napapatagalin to, guys. So intro, pasa! So, meron ako ditong mozzarella stick. Wait lang, nakulag eh. Mozzarella stick. Yan. And then meron din ako milk tea. Tulog sa mga. Inom muna bago ko. Bago tayo si magsagot. Ay lang, napalun na ako. Start natin sa pinakamisa. Ito. Tanong ni Troy Pineda. Age and what are your biggest fear? Unahin muna natin yung sa age. Natanong niya. 20 years old na po ako. Turning 21 this coming June 20. And ito naman yung second na question niya sa akin. What are your biggest fear? Siguro ano, sa atin naman, tayo naman lahat, ayaw natin, ito yung pinaka kinakatakutan natin sa buong buhay natin. Yung mawala yung family or yung parents natin, di ba? So, yun yung pinaka-biggest fear ko talaga. So, galing kay Sean Cruz. Single? Yes, I'm single. Ba't may kaganan? Yes, I'm single. And next question na tayo. Ba't di pa ako kumakain? Wait lang. Bago ako magsagot ulit, kakain mo na ka. Maingay. Galing kay Arby Pineda. Okay, yung next question natin is from Arby Pineda. Sabi, sa ayan, sabi niya, kailan ka magkaka-boyfriend? So, ang sagot ko dito, in the right time and in the right place. In God's perfect time. Ayun, kasi hindi naman kasi ako nagmamadali. Kailangan pack yung ano pag nagka-jowa ako. Masarap. Nagutom ako. Kain muna ako bago ka. Magsagot pa ng isa. Binabasa ko is yung ano, Wattpad. O kaya nanonood ako ng K-drama. Yun talaga. K-drama is life. Ang ganda guys. Nire-recommend ko sa inyo na panoorin nyo yung kung di nyo pa napapanood yung Graceful Family, panoorin nyo. Maganda yon. Napanood ko ngayon yung The World of the Married Couple. Yun, maganda yon. Sobra. Tapos yung tatlo kasi pinapanood ko, yung isa Graceful Family. Tapos na ako doon. Tapos yung iniabangan ko yung The World of the Married Couple nga. Tapos yung The King. The King na? The King. Yun lang po yung ginagawa ko pag bored ako. Kasi minsan, pag mag-scroll ako sa Facebook, minsan tinatamad na din ako. Kaya nanonood na lang ako. Kaso pag nanonood ang K-drama, inaabot ako hanggang malaling araw. Sobra, adik na adik lang. Next na tanong ay nanggaling kay Ton LWNG.
Ton LWNGC. Tanong niya, ba't ang ganda niyo po? Taken po ba kayo? No, guys. Sinagot ko siya kanina na yung kung single. Yes, I'm single. Pero yung taken, take, no, I'm not taken. Single po ako. And, hindi po ako maganda. Tama lang. Ay! Wow! Hindi po ako maganda. Sadyang naanggulahan lang. So, ulit. Katanong. Ito ulit. It's me, Ingmar. Ingmar. Tanong niya, single or taken? I'm single po. Single. Yan. Yun yung masasabi ko. Tapos, may mga nagtatanong sa akin. Ilan ang itlog ng manok? Depende siguro kung ilan yung mapapanganak nila. O may ilalabas. Depende kung ilan yung mga lumalabas sa mga manok. Doon natin malalaman kung ilan ang mga itlog ng manok. Pero kung lalaki yung manok, ang itlog ng manok ay isa lang. Ano na? Ito ba? Okay. Next question ulit tayo. From Desa Magat. Tanong niya, kung may bibigyan ka ng... Siguro yung tanong niya dito, kung bibigyan ka ng tatlong wish, ano at bakit? So, yung bansa natin na nararanasan yung pandemic, kaya yun yung unang-unang hiling ko. Mahil na. Ano yung second, yung... Palakasin niya yung... Ibigyan niya ng magandang kalusugan ng aking pamilya. Ano yung last wish ko, yung gusto ko mabuhay yung mga lolo ko. Kasi, both side. Kasi hindi ko pa naranasan magkaroon ng... Yun, hindi ko kasi naranasan yan. Kaya yun yung gusto kong last wish ko na kung tatanungin man ako. So, ayun. Kain muna ulit ako. Bago ako magsagot. Kain guys, kain. Pero, magandang tanong yan. Tanong niya. Galing kay Marichel Bata. Sabi niya, naitanong niya pala, sometimes ba naisip mo din ba maging katulad naming LGBT? I'm not against with LGBT. Pero para sa akin, hindi ko naisip na maging LGBT. Pero I love them. I love LGBT. Marami kasi akong kilala, marami akong friend na LGBT, kaya okay yung next na tanong. Anong daily routine mo ngayong ECQ? Tanong ni Healer dot 21. Yung routine ko kasi every 6 PM kami ng family ko nagdadasal kami every 6 PM. Yun yung daily routine namin lagi. Tuwing 6 PM. Pero pagdating na umaga, sa late na ako nagigising. Hindi naman sobrang late. Siguro mga 10 AM or 10:30 AM. Nagigising ako, tapos yun, kumakain. Nood lang ng K-drama. Yun lang yung ginagawa ko. Tapos yun nga, every 6 PM nagdadasal kami ng family ko. And then Luther 904. Sabi niya, personality or looks. Para sa akin, umuya lang ako. Pag tinanong ako dito, tinatanong na nga, personality or looks, yung pipiliin ko is yung personality. Why? Kasi yung looks, pwedeng mag-fade yan. Pero yung personality mo, hindi mag-fade.
Ito naman yung next na tatanong ni JL Hermoso. Shout out. Anong hinahanap mo sa isang lalaki? Simple lang. Gusto ko sa isang lalaki yung mabait. Lahat ng M nasa kanya. Yung mabait, mag-Ginoo. Yung may takot sa Diyos, God-fearing, and takot siya sa family niya and family ko pag nag... Tsaka yung magalang, yun yung pinakagustong-gusto ko. Magalang. Tsaka yung malinis sa katawan. Yo. Yun lang yung mga hinahanap ko sa isang lalaki. Di naman kailangan na guwapo para magustuhan ka. Yun yun. So, ito yung next question. From Anastasia underscore Gray FR. Sabi niya, sis, can I have your advice on relationship? Para sa akin, ang mabibigay kong advice para sa inyong lahat is, mahalin niyo muna yung sarili niyo bago kayo magmahal ng iba. Kasi, paano ka magmamahal ng iba kung sarili mo hindi mo kayang mahalin? Anyang! Diba? Tama, diba? So, yun. Yun yung pinaka unang-unang advice na maibibigay. Ito pa yung next na tanong sa akin from Vino XYLF. Shout out. Sabi niya, what's the best bad decision you ever made? Para sa akin, yung best bad decision na ginawa ko sa ay nag-take ako ng risk kasi dalawa yung pinapili sa akin, ang beauty pageant and scholarship. Parang I decided to quit sa beauty pageant na I know that I had a responsibility. Pareho ko gusto ang dalawa, passion ko talaga ang beauty pageant. Importante naman sa life ko ang education, but I have to choose one. But at the end of the day, wala akong inalis, bagkos ginawa ko lahat pinagsabay. This best bad decision is a major blessing because being grateful for my decision is living with no regret. Ito yung next question from John Rego de Oliveira. Hi sir, thank you sa pagtanong. And ito yung tanong niya. What will you choose between two combinations of reality? A. Money and freedom. B. Love and peaceful living. Mas pipiliin ko yung letter B. Love and peaceful living. Why? Kasi meron kang, examine ko muna yung sa A. Meron ka nga money and freedom ka nga, pero hindi ka naman masaya. Wala ka naman love. Hindi mo naman nafe-feel yung love. Pero dun ako sa B kasi love and peaceful living, nakakaramdam ka na ng pagmamahal galing sa yung family and peaceful pa yung kalagayan nyo. Walang magulo or yun. Kaya mas gusto ko yung love and peaceful living kasi wala kang iniisip na kahit ano. Merong, kahit wala ka man pera, at least masaya kayo and nagmamahalan kayong family. So, ayun. So, ang next na tanong is from Habadabadayo. Tanong nga, vital stat po. Study first. Study first. Joke lang. Ang vital stats ko po is 31, 24, 36. That is my vital stats. And then yung next question from Noel Ector. Why so beautiful? No, I'm not beautiful. Tama ang gulo o gulo lang. Nope. So, yun. And then, next question. From Marcy Salis Buri, Bari, .3189. Tanong niya, do you like blondie girl ideas? So, ayun. I love blondie girls. Sobrang love ko yung mga blondie girls. Hi sa inyong lahat. Hi everyone. Hi everything.
kanan. So, ay, last question na yata yun. Hindi. No, meron pa palang dalawang question. So, ano natin? Tingnan natin. Tama ba yun? Question, ito na talaga yung last question, guys. Pero bago ang last question, kakain muna ito. Last bite lang ito. Dalawa pa pala, guys. Dalawa pa lang question buta na tingin ako. Tanong ni Cyril Montero underscore Cyril. Ang tanong niya, anong pinaka di mo makakalimutan na moments nangyari sa buhay mo? Shoutout na din. Shoutout kay Montero underscore Cyril. Hi, Cy! Ayan. Ang sagot ko dito, yung pinaka hindi ko makalimutan na nangyari sa buhay ko is yung ano, nakapasok ako sa gandang Pilipina. Solid yun, guys. Solid. As in, wow. Ay. As in, wow na wow talaga yun. Kasi alam mo ba yun? Yung dati kung nag-vlog pa lang ako. Dati nag-vlog ako pero hindi ko nag-vlog yung time na yun. Kasi nung i-share ko yung moment na to, guys. Kasi sobrang ang sarap sa feeling. Kasi nung una-unang, ayun, nakita ko lang kasi yun sa TV. Nakita nila mami. And sabi nila, sali daw ako. And then ako, syempre nakagising ko lang doon. Nakita, nung una ayaw ko pang sumali noon. Pero nung nakita ko yung parang nagustuhan ko na nasumali, sabi ko, ako na mismo nagsabi kay mami niya, ma, sali ako, ngayon, mag-audition ako. So, tinignan namin yung mga dapat dalhin sa mismong screening. First screening. Kasi maraming screening yun eh. So, pumunta kami ng Manila ni mami para mag-screening sa GMA. Doon kami mismo sa GMA pumunta para mag-screening. Excuse me. Excuse me po. Yun nga. Pumunta kami na nung sa GMA. First screening yun. Tapos yun nga, ayun na, pumasok namin sa loob. Tapos naghihintay lang kami ng saglit lang. Saglit lang, sobrang saglit lang. Tapos, nung nasa loob na, tinanong siya, tinignan nila yung, meron kasi akong dala-dala nun. Basta nakalimutan ko ang dala ko nun. Yun, tinanong nila ako, sino yung mga grito, ganyan. Basta yun, end of convo, charot. Yun, dun lang yun. Nag-screening ako, nung first screening, sabi nila, hintayin ko daw yung text nila para sa second screening. One week after, nag-text sila kay mami kasi yung gamit na cellphone number hindi sa akin, kay mami ko, kasi ako kasi hindi ako ganun pala sagot sa mga calls kanya or text. So kay mami ko nilalagay lagi every time na nag-screening ako, kay mami ko binibigay yung number. So ayun, sa kanya nag-call, and then sabi niya, ay nag-call ba? Nakalimutan ko mo nag-call or nag-text, ganun. Tapos sabi nila na, ay nga, congratulations, you passed the first screening, etc, etc. So second screening na tayo. So sa second screening, bakit nag-goosebumps ako? So ayun, pag naalala ko kasi yun, sobrang as in yung sobrang sarap sa feeling. So ayun na nga, second screening, pumunta ulit kami sa GMA. Naghintay kami nun. Ay, wait lang. Tama ba? Naghintay ba kami sa mas? Naghintay. Kasi late na ako nun. Hindi naman sobrang late. Siguro late na ako ng 5 minutes, 2 minutes, something like that. Mas na dun. And sila nakapila na. Lahat ng girls ng first game na nakapasok nandun na. So, nung nakita ko sila, ang gaganda naman ng mga to, yung ganyan. So, nung ayun na, pinapasok na kami kasi katawagin na para dun sa loob. Mag-aayos na, ganyan. Eh, pumunta ako dun. As in yung ayos ko lang nun, guys. Sobrang simple lang. Pati nung first screening, sobrang... So, ayun na. Nakadress lang ako nun, guys. Wait lang, nahuhulog kasi yung damit ko. Nakadress lang ako nun. As in, dress lang. Tapos... Lipstick lang, yun lang. Tapos nun yung screening yan. First screening yan. Yung second screening, nakakilay ako. Naka-lipstick ako. Ano pa ba? Naka-plancha yata ako nun. Hindi ko na matandaan kung naka-plancha ako nun. Basta, yun yung sa second screening. Tapos pumasok kami dun sa loob. Loob na mismo ng Wawa Win Studio. So, pagkapasok ko dun sa... Pagkapasok ko, sobrang lamig. Asan yung... yung parang konti nyo lang maging yelo ko na sobrang lamig sa loob. Yun yun. Tapos nung pagpasok namin dun, syempre sobrang daming girls. Ayun na, syempre dami namin. Tapos yung mga companions namin, bawal pumasok sa loob. Pinapasok ba kayo sa loob? Hindi. Hindi sila pinapasok sa loob. Yung time na second screening yun, hindi sila pinapasok sa loob. Nandun lang sila sa labas. So kami, syempre ako lang isa noon, wala pa akong kilala noon sa loob. Syempre ako, ito naman si ate girl, kwento-kwentuhan lang, kikikwento, ganyan na kayo. So mayroon ako naging friend doon, nasa second screening. Tapos, ayun na, pila,
casual. Unang sasuotin is casual, tapos after nun, two-piece. Pag ano, so ito muna, casual, nag-ramp kami, isa-isa yun. Siyempre dami namin. Casual, ramp, isa-isa, tapos question and answer. Ba, hindi ka kasi makapag ano sa casual, ay makapag ano sa two-piece kung hindi ka natanggap dun pala sa casual interview. Tapos ayun nga, edit, ayun naman, sobrang kinilig na naman ako kasi kakapasok na naman ako sa swimsuit. Edit na, two-piece na kami nun. Ang dami kasi nabawa, so ilan na lang kami nandun. Nakalimutan ko na, pero basta medyo kumunti na lang, hindi katulad nung una na sobrang dami namin. Second screen, pinag-two-piece na kami. And guys, yung iba nag-aayos na ako, ano, wala akong dalayo, alam mo yun, wala akong dala na kahit ano nun. Kasi kung ano yung itsura ko nung pumunta, yun na lang, yun at yun na rin yung itsura ko hanggang matapos. So, ayun, isang two-piece lang, yun lang yung kinaibahan. Nag-two-piece ako, isa-isa yun ulit, rampa ulit, tapos question and answer ulit. Tapos after nun, ayun, pinatayo lang ako. Sabang, habang nag-aram kami, nanginginig kami kasi sobrang lamig. At ano, pinalay na naman kami nun. Tapos, tinignan isa-isa. Tapos ano, nagme-meeting-meeting na sila habang nakatayo kami. Tapos in-announce yun na, sabi nila, i-call namin kayo, ganito-ganyan, kapag pasa kayo para sa next round. So, ayun na, natapos na kami. Natapos na kami, tapos yun na. Ito na, fast forward. Nakauwi na kami, tapos nag-call. Nag-call na naman kay mami, kasi syempre ako kailangan kausapin daw ganyan, kinausap ako. So, ayun, pumunta na kami, alam mo, guys, ito ha. Matagal, 1 month. 1 month bago ko bago ko tinawagan. 1 month. Tapos sabi namin ni ma'am, makapasok kaya ako, matatawagan kaya ako. Yung ganun, kasi mismong studio na yun. Mismong laban na mismo yun. So, nakakabana ako, tapos yun, parang wala lang. Tapos nung tumawag na, tapos nabigla ako, tulog ako nung time na yun. Tulog ako nung mami. Tulog ako nung tumawag kay mami. Umaga kasi yung buti na lang, hindi sa akin talaga tag-call. Tapos sabi sa akin ni mami, nakapasok, syempre pinakausap ako, sabi, yes po, ganito, etc. Ayun na, sobrang saya namin. Oh my gosh, ito na, this is it na, sa loob na ng studio, ito na. Ayun, pumasok na kami sa loob ng, pinapunta na kami. Laban na mismo yun, so may pinapadala, etc. Nung pagpunta din sa, sa GMA ulit, sa mismo studio ng Wawa Win, nandun na kami sa loob. So, ayun, yung mga companions, pwede na sa loob. Kasi umpisa kasi, rehearsal muna, ng umaga. So, fast forward ulit, ito na laban na, mismo na ito laban na nun. Tapos, after nun, alam nyo guys, ramp ulit, pero ito, with audience na to. Maraming audience na yun. Ewan ko pang ilan na kong batch nun. Tapos, naglakad, nag-ramp kami sa harapan nung maraming tao, ng mga kapuso, naman. Tapos, naglakad. Tapos, nag-Q&A ulit, isa-isa. Tapos, after noon, ayun na, announcing of winners na. Tapos, nung time na yun talaga, yung announcing of winners, parang ako, yung, oh my gosh, yung, kung hindi ako matatanggap, alam mo yun, nakaganyan ako, number 2 kasi ako, nakaganyan ako, tapos nakatingin lang ako sa audience, nakasmile lang, ganyan. Nanginginig ako, yung, makapasok ba? Kaya sobrang kabado ko na as in, tapos iniisip ko yung, makapasok kaya ako, yung kaya yung iniisip na, okay lang ganyan, tapos sabi ni Willie, alay ko, nanginginig ako, sabi ni Willie, and the winner are yung sinabi niya, are, tapos nakaganyan, tapos sobrang nagisigawan ng mga tao. Tapos sabi ko, oh my gosh, or, hindi ko na alam kung anong, kung dalawa lang ba, or kaming tatlo. Tapos ayun na. And the winner, ta-da! 1, 2, 3! Tapos, ganun. Oh, I was like, shock ako guys, shock. So ayun, like, pinuntahan ako nung number 1 and number 3, si Lady at si Shane. Natatandaan ko pa sila. Pinuntahan nila ako nun. Tapos ako kasi sobrang umiyak na ako. Sobrang iyak ko na nun, kasi hindi ko talaga expect na makakapasok ako sa monthly finals. Kasi weekly yun, so monthly finals na yung next nun. Tapos ako, oh my gosh. Tapos tinanong ako ni Riley. Sabi niya, ba't ko umiiyak? Tears of joy po. Sabi, sobrang, alam mo yun, yung, so ang saya. Tapos fast forward, next na. So, ayun guys, yun lang yung na-share ko sa inyo. Na experience ko about sa gandang Pilipina, and I hope nagustuhan ninyo. Ito yung last na question sa akin. Last na po tong question. Kita, inom muna. Mary Byrne. Yun lang, yung natural lang na ginagawa nyo, gawin nyo lang. And, paglalabas kayo, make sure na nakapayong kayo, lalo na pag mainit, diba? Yun lang naman, para, and, para kuminis, para maging bright yung skin ninyo, drink more water, and stay hydrated.
So, ayun lang guys. Yun, doon nagtatapos ang aking mga questions. Yun, ganun lang kakonti yung mga question sa akin ngayon. So, I hope next time makapag-Q&A vlog ulit ako. So, ayun guys. Thank you for watching. I hope you like it. And don't forget to give me a thumbs up. And click the bell button beside it so you will be notified every time I post a video. See you on my next video. Bye!